Prepare natin yung tubig kasi may tubig na si Daddy. Okay? Meron na kaming water. Pero pinapanalangin pa rin namin, kami po ay nakipag nakiusap lang, no? Para magkaroon kami ng tubig, pero inaasikasa na yun, panalangin din natin na meron, magkaroon kami ng sarili naming tubig. Okay? Ganun din, maayos din yung installation ng mga tubo. Kasi yung mga tubo dito, mga luma na. Pag nilakasan daw ni Daddy, may biglang mga pumuputok na tubig. Okay? Ano pa yung mga announcement natin? Okay, patuloy po tayo every Saturday. Okay? Umuulan, hindi umuulan, nandito po tayo. Okay? Kakaintindihan po, magaganda po yung mga damit niya, no? Yeah. Okay. So, magsusunod tayo ng magandang damit yung dress para hinahanda natin yung ating pakikipag-niit o pakikipag-kita sa Panginoon. Ano? Ito ay isang appointment. Alam niyo appointment? Alam niyo yung meaning ng appointment? Ibig sabihin, itinakda. In-appoint. Ganun yan. Ibig sabihin, pag may meeting ka sa opisina, yun lang, pag sa opisina may mga meeting, tinatakda yun. Tapos, may iba doon mga meeting, yung attendance is a must. Ibig sabihin, dapat kang umaten. Okay? Hindi naman, dito naman sa atin, hindi pinipili, di ba? Pero maganda kung nandito kayo. Kasi yung series natin, no, na nasusundan nyo, sino na ba? Ano na ang nabang kwento sa Genesis 31? Okay, binasa natin kanina, di ba? Okay, sino na yung mga nakilala nyo sa Bible? Sino na yung kilala nyo sa Bible? Si Jacob. Okay, yung kwento natin ngayon. Sino? Yung mga nauna. Sino? Si Esau. Tama. Yung kapatid ni Jacob. Sino pa? Yung mga kilala. Yung unang dalawang tao, nauna. Si Abraham. Bago pa yun. Sino? Adam and Eve. Di ba? Tapos si Adam and Eve, may kilala silang mga anak. Di ba? Sino yun? Si Abel at saka si Cain. Okay, si Cain, pinatay niya si Abel. Yun yung unang murder, pagpatay. Okay? Ano pa yung sumunod doon? Ang ganda na ng series natin kasi 31 na eh. Okay, ano sumunod doon? Kay Cain and Abel. Yung mga tao nag-build ng napakalaking tower. Anong tower yon? Bago pa yun, no? Bago pa sila nag-build ng tower. Ano pa yung nauna doon? Noah, di ba? Yung chapter 6 ng Genesis, si Noah, nagkaroon na ng malaking flood. Tapos, nag-build sila ng malaking tower para umabot sila sa Panginoon. Ano bang nauna doon? Si Noah o yung nag-build ng tower? Sino yung nauna doon? Sino nauna? Yung baha, malaking baha o nag-build sila ng malaking tower? Yung nauna, confusion muna na language, nag-build muna sila ng malaking tower. Okay, tapos nagkasala sila, patuloy yung kasalanan. Okay, at nagtakda ang Panginoon na sirain yung buong mundo sa pamamagitan ng malaking baha. Okay, yan na yung panahon ni Noah. At ilan lang yung naligtas? Ilan yung naligtas? Inalan niyo pa ba yung mga naligtas? Si Noah, yung asawa niya, at yung tatlo niyang mga anak. Si Ham, si Japheth, at saka si... Si Ham, si Japheth, at saka si... Shem. Okay? Kalimutan niyo na. Okay? Yun yung series natin. Ang haba na nun. Di ba? 1? Eh, 31 na ngayon. Ano nang nangyari? Okay? Tapos, tinawag ng Panginoon si Abraham. Si Abraham ay walang anak. Nanalangin siya sa Panginoon. Nabigyan siya ng anak. Sino yung naging anak niya? Si Isaac. Si Isaac, no, papatayin siya ni Abraham. Inutos ng Panginoon. No, dinala siya sa Mount Moriah.
Di ba? Doon sa isang mga mount, papatayin niya yung kanyang anak, isa-sacrifice niya. Yun ang utos sa kanya ng Panginoon. Ginawa niya yun, nagtiwala siya sa Panginoon kasi alam niya na bubuhayin ang Panginoon din kung mamatay man. Okay? Ganun ang pagtitiwala ni Abraham sa Panginoon. Okay? And then that case, hindi naman siya pinatay. Si Isaac, inanapan ng asawa sa saan? Sa kapatid ng kanyang tatay, kapatid ni Abraham, doon sa Padam Aram. Yan pa rin yan eh, yung kwento eh. Naghanap niya yung kanyang asawa sa pamagitan ni Eliezer, yung kanilang servant. Okay, sino yung pangasawa ni Isaac? Si Rebecca. Pinabalikan natin, ano kasi matagal na eh, di ba? Si Rebecca, nagkaroon sila ng dalawang anak. Ang anak nila ay si Jacob at saka si Esau. Si Esau, binenta niya yung kanyang rights, no, yung kanyang birthright, dahil lamang sa nagugutom siya. Sige na, nagugutom na, mamamatay na ako, pakainin mo na ako, bigay mo sa yung birthright ko. Ganoon nangyari, di ba? Ibibenta mo, mahalaga yung birthright. Kasi double portion ng inheritance yun. Binaliwalaan siguro, mayaman siguro talaga sila. Binaliwala niya yun. Kumain siya ng niluto ni Jacob. And eventually, hindi lang yun yung kinuha ni Jacob. Kinuha ni Jacob yung blessing ni Isaac. Okay? Now, sanabi ni Isaac, oh, Iso, mamamatay na ako. Bibili ko na yung blessing ko. Lutuan mo ako ng venison. Masarap na. Luto ng venison. Kumuha, nag-hunt ngayon si ano. Ang ginawa, niloko ni Rebecca at ni Jacob si Isaac. Kasi si Isaac ay malabo na ang paningin. Hindi, nagsuot, nagbalat kayo siya, no? Eventually, nagbigay sa kanya yung kanyang blessing and nagalit siyempre si Esau. At pag namatay yung tatay niya, ang balak niya patayin niya si Jacob. Pero inutusan si Jacob na pumunta uli sa Padam Aram sa kapatid ng kanyang mga, ng kanyang nanay para maghanap din ng asawa. Kasi nga, yung lugar nila magulo doon. Ayaw ng nanay at tatay niya na makahanap sila ng asawa doon kasi napakagulo. Yung mga hori siguro, mga TikToker yung mga babae doon. Kaya ayaw. TikTok ang TikTok yung mga babae nila yun. Okay? Orish woman. No? Mga parang mga whore. Pag manalmit, hindi ko na alam. Okay, nakikita niyo sa internet, di ba? Yung mga babot ng babae, nakagano'n na lang. Ganyan na yung... Kilala si Winnie the Pooh. Di ba? Galing yung suit ni Winnie the Pooh. Sobrang laki ng tiyan niya eh. Yung damit niya maikse. Nasa kanya kaya nakaganyan, no? Kunti kilos lang, makikita na yung dapat hindi makita. Pag danag shorts, napaka-iksi, kita na yung line ng pinaka-butt, yung pinaka-point mo, kita na. Nakakadiri yun, ayaw ng Panginoon doon. Hubad ka nun sa Panginoon. Diba? Kung makita lang yung time mo, hubad ka nun sa Panginoon. Mas kilalaki ka o babae. Okay, mga nagbabasketball ngayon, kita na gano'n lang. Kung may iksi yung mga shorts, ba't may iksi yung shorts? Hindi naman gano'n dati. Pero unang-una, gano'n. Tuwang-tuwa yung mga bading dun sa mga lalaking nagsusuot ng gano'n. Okay? Hindi gano'n na tunay na lalaki. Dapat hindi natin pinapakita yung ating tie. Okay? Yung mula dyan, pababa hanggang dito sa tuhod. Dapat hindi yun makikita. Babae, lalaki, ayaw ng Panginoon. Kasi ang tingin ng Panginoon sa'yo doon, ikaw ay hubad. Okay? Kaya yung pag makakita kayong mga babae, lalaki dyan, maiksi yung suot ay mga nakahubad. Kasi yun ang definition ng Bible sa hubad. Okay? Now, in that case, ayaw ng Panginoon doon, kumuha ngayon siya ng mapapangasawa sa Padam Aram doon sa kapatid ng kanyang nanay at naloko siya. Ang gusto niya si Rachel, pero ang unang pinakasal sa kanya ay si Leah.
Tapos, nagtrabaho ulit siya ng 7 taon para naman makuha si Leah. May kwento pa dyan, diretso yung kwento dyan. Nagkaroon sila ng mga anak, no? Si Rachel nagkaroon ng isang anak. Sino yun? Si Leah, ilan yung anak? 6. Actually, 7 kasama yung anak na babae. Tapos, yung mga servant nila, yung mga maid servant nila, pinaasawa din kay Jacob. Kaya nagkaroon sila ng 11 na anak total. 12 actually kasama yung babae. Si? Dana. Si Dana. Dana natuto. May kwento ulit lang mamaya. Susunod natin mga kwento. Yung kwento ni Dana natuto. Okay? Yan ang ano ko dun. Okay. Ngayon, sabi ng Panginoon kay Abraham, okay, yun din yung pangako niya, na kung siya ay pagpapalain ng Panginoon at babalik dun sa lugar ng kanyang ama, kay Isaac, okay, yun yung ano niya, covenant niya sa Panginoon. Eh. Pagpapalain, ibibigay ko yung aking 10th part, pagpapala, babalik ko sa Panginoon. Yun ang pangako. At yun din yung nais niya. Nung nandun na siya, siyempre, gusto niya rin itaguyod yung kanyang pamilya. Mga lalaki, dapat ganun. Pag meron tayong pamilya, itataguyod natin. Hindi natin papababayaan. Bahala kayo. Mautom. Okay? Ang nais ng Panginoon sa mga lalaki, we are, ano tayo tayo? Provider. Mamahalin natin yung ating pamilya sa ganung paraan. Hindi yung sa paraan na wala lang, bahala kayo sa mga magutom pa, bahala kayo. Okay? Hindi ganon. Ang nice ng Panginoon, maging provider tayo. Tayo ang taga-provide. Paano ka magiging taga-provide kung tatamad-tamad ka? Magagawa mo, ma-accomplish mo ba maging provider kung tamad ka? Hindi. Okay? Kahit saan kayo magpunta, magkakaroon kayo ng trabaho, manalangin kayo sa Panginoon. Tandaan niya. Okay, ang ibon hindi nagugutom. Diba? Yung mga bulaklak, hindi yun nagtatanim or bumibili ng damit. Yung mismong sarili nila, mga damit nila, ang gaganda, iba-ibang kulay. Yung sabi ng Panginoong Yesus sa kwento niya, di ba? Tapat ang ating Panginoon. Nasa na tayo? Genesis 31. Gusto niya na umalis dun. Tama? Gumawa siya ng scheme, no? Para pagpalain siya ng Panginoon. Kasi pag wala siyang dalang pagkain, wala siyang ari-arian, pag umalis siya dun, pag gutom yun, dadalhin mo yung pamilya mo sa isang lugar, wala kang ari-arian, wala ka man lamang pera, kasi yun ang equivalent nun. Yung mga herds, yung mga tupa, yung mga cow, yun ang equivalent ng panahon na yun ang pera. Okay, kaya ang ginawa niya, okay, umuha siya ng scheme, no? Nakipag-nait siya kay Laban, pero dun na, nangyari na yun, pinagpala siya ng Panginoon, ngayon i-execute niya na siya i-aalis. Okay, ito na yung kwento natin. Okay? Church. Ito na yung kwento natin, ha? Ready na ba kayo sa kwento natin? Are you ready? Okay, medyo mahaba ito kasi 55 verses ito. Okay? Bear with me. Okay? Okay? Kwento natin, yan, Genesis 31, I will be with thee, yan ang sinabi ng Panginoon, ano? Sabi ako kaya ng Panginoon, no? Inutusan ka niya, tapos sabi niya sa'yo, kasama mo ko. Sabi sa'yo ng Panginoon. Okay, tingnan natin kung gano'ng sinamahan ng Panginoon si Jacob. Okay, the Lord commanded Jacob to return to his kindred and give his him provision and to execute the plan, which is the plan is to get out of Laban and go back to, bumalik doon sa lugar ng kanyang tatay na si Isaac.
Okay, meron din dito, Abraham, Isaac, Jacob. Okay? Tapos meron ng 12 patriarchs. Yun na yung mga anak ni Jacob, no? Si Reuben, si Simeon, si Levi, si Judah, si sino pa yun? Si Gad, si Issachar, si Dan, si Asher, si Joseph, then eventually si Benjamin, yun yung pinaka magiging anak niya. Pero ikikwento pa yun later on, after this. Okay, sa ulo niyo ba? Daming mga pangalan naman to. Okay, paano mo na sa ulo yung Kuya James? Kasi binabasa natin yung salita ng Panginoon. Paulit-ulit natin binabasa pag natapos tayo ng Genesis, Exodus, Leviticus, Revelation, babasahin ulit natin siya. Genesis. Kaya nasasauno natin yun. At every time na binabasa natin yung salita ng Panginoon, lumalabas yung sustansya ng salita ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon ay buhay. Dating, nung una mong binasa, hindi naman ganito intindi ko dati. Ah. Lumalalim ang iyong pagkaintindi. At pinapakita ng Panginoon yung pinaka-substance ng kanyang salita. Ganun. Paulit-ulit natin babasahin hanggang sa mamatay tayo. At pagdating natin doon, babaguhin ng Panginoon yung ating katawan, yung ating isip, babaguhin lalo ng Panginoon. Malalaman natin kung ano yung mga mysteries na hindi niya nireveal sa atin. Okay? Malalaman natin yung bakit kaya ganun. Okay? Bakit kaya niya akong minahal? Ganun. Pero alam naman natin yung dahilan. Okay? Now, and he heard the words of Laban's son, no? Narinig ni Jacob yung mga sinasabi ng mga anak ni Laban. Okay, si Jacob ba ay si Mario? Parang si Marites. Okay, narinig mo yun. Hindi ka dapat bingi, no? Hindi ka walang pakialam. May mga tao bang ganun walang pakialam sa iba? Meron ba mga taong ganun? Yung may sarili lang mundo, gusto mo bang gano'n? May sarili ka lang mundo. Wala kang pakialam kung anong nangyayari sa labas. Which is, yung minsan, yung mga nangyayari sa labas ay maapektuhan ka. Tulad nito. Okay? And he heard the words of Laban's son. Nalilinig ka daw yung mga sinasabi ng anak ni Laban. Say, Jacob had taken away all that was our father's. Then of that which was our father's had he gotten all this glory. No? Lahat ng yaman niya ni Jacob na pinuwa lang yan sa tatay natin. Ano ibig sabihin nun? Inakaw ba? Inakaw ba ni Jacob? Hindi niya inakaw. Ano ibig sabihin nun? Mawawalan sila ng inheritance. Pag nawalan sila, ano mangyayari? Okay? Buhay-buhay yan, no? Alam natin yan, ano? Pamilya nag-aaway dahil lang sa inheritance. Sa mga pamana ng mga magulang. Lupa-lupa, nag-aaway magkapatid sa magkapatid, magpipinsan. Sad to say, nangyayari yun. Okay? Dito, hindi niya pa alam yan, pero baka yung iba dito, ganun na yung nangyayari. Mga dating magkapatid na magka-close, dahil lang sa lupa, namatay yung magulang, nag-aaway-aaway. Totoo yan. Okay? Nangyayari po yan. And Jacob beheld the countenance of Laban, and behold, it was not towards him as before. Hindi na katulad yung pakikitungo ni Laban kay Jacob. Kasi nga, pinagpapala si Jacob, di ba? Hinihina nga ni Jacob yung kanyang bayad sa kanya. Di ba? Nung nakaraan, yung bayad sa kanya, yung mga speckled, di ba? Yung bayad sa kanya, which is, tinanggal niya lahat ng mga speckled. Binigay niya yon sa mga anak ni Laban. Tapos, yung natira sa kanya, puro lahat puti. Walang speckled, walang ring strike, walang... Jason. Yung sabihin, batik-batik, walang ganun. Pero, nung nanganak yung mga yun, nagkaroon ng ring strike, speckled, at saka batik-batik. Galing, o, paano nangyari yun? Gumawa ng skin si Jacob. Di ba? Nagawa siya ng ano, pagka mabubuntis, yung malalakas, yun yung pinapakita niya, yung rod niya na meron doon mga speckled. Okay? Ganun ang ginawa niya.
Pag yung maininan, hindi niya ginagawa para kay Laban niya. Okay? Gumawa siya ng skin. Pero makikita natin bakit niya ginawa yun. May pinakita sa kanyang Panginoon. Okay? Babasahin natin yung Deuteronomy. And the Lord said unto Jacob, return unto the land of thy father and thy kindred, and I will be with thee. Dito natin kinuha yung ano. Okay, ikaw ay bumalik sa tatay mo, sa lugar ng iyong pamilya, at ako ay kasama mo, sabi ng Panginoon. I will be with you. At sinabihan ka ng Panginoon na gano'n, pinagawa ka ng isang bagay. Mag-aral kang maigi, kasama mo ako. Niniwala ka ba sa Panginoon? O hindi ka maniniwala? Hindi naman totoo yun. Wala nga akong bakayan ngayon. Papasok nga ako ng school, wala akong baon. Itiwala ba ako sa Panginoon? Yan ang tanong. Okay? And Jacob sent and called Rachel and Leah. No? Sinong tinawag niya? Yung mga servant niya. Alasya tayo, maganda niyo yung mga sarili niyo. Lalaban tayo. Makikipagbuno tayo. Sigurado lulusugin tayo ni Laban. Sinong tinawag niya? Yung kanyang mga anak. Yung anak ni Laban. Yung kanyang mga asawa, which is Rachel and Leah. And said unto them, I see your father's countenance, yung kanyang pakikitungo daw kay Jacob, that it is not towards me as before, na hindi na tulad ng dati. Okay, sabi dyan. But the God of my father had been with me. Okay, anong saan daw siya nagtitiwala? Sa Panginoon ng kanyang ama. After that, fathers. God of my fathers, or the God of my father had been with me. Okay? Nasa akin yung Diyos ng aking ama. Okay? So sana maanin niya yan, ano? Kung meron kayong ama na may takot sa Diyos, masabi niyo yan. No? Kasi saan pa kayo titingin? Tinititignan nyo yung pinaka-example nyo na nagtiwala sa Panginoon. Maganda yung nasa Bible kung nagbabasa tayo. Pero pag hindi tayo nagbabasa ng Bible, kung meron tayong ama na may takot sa Diyos, tignan natin yun kung anong ginawa ng Panginoon sa kanya. Okay? Then, nasa na tayo, and said unto them, I see your father's countenance, and ye know that with all my power I have served your father. Okay? Hirap sabihin yun pag hindi yun sa bago. Alam nyo na ako ay nagsilbi sa inyong ama. Yung sinasabi niya ni Jacob, nagsilbi siya. No? Hindi siya palamunin. Hindi siya pabigat. Okay? Nagsilbi siya. Yung sinasabi niya sa kanyang mga asawa. Okay? I have served your father. Pinagsilbihan ko ang inyong ama. And your father had deceived me, niloko niya ako, and changed my wages 10 times. Binago niya yung aking sahod, but God suffered him not to hurt me. Pero hindi nayaan ng Panginoon na ako ay saktan niya. Hurt, yung sabihin ng pa-actually, patay niya. Okay? Ay, hindi ngayon. Saan mo ngayon ganito? Pagka mga ring strike, ngayon ang sahod mo, noong next sa sahod mo, yung speckled naman. Next din sahod mo, yung, ano naman, ano yung isang word? Chiseled naman. O susunod yung sahod mo naman, iba. Susunod ulit yung sahod, parang, pag ano yung kumikita ngayon, iniiba yung sahod niya, ganun. Imagine mo, magtatrabaho ka, sahod mo ngayon ha, 500. Okay, tapos babaguhin ng boss mo yung sahod mo. Ay, naku, malakas tayo ngayon na. Dapat 300 lang yung ano mo, sahod mo. Uy, medyo umulan. Dapat 200 lang sahod mo. Wala tayo ngayon mga ano, mga dapat ang sahod. Pero pag yung pinag-usapan nyo, ang sahod mo 500. Ganun ang ginawa kay Jacob ni Laban. Sa ulo yun, kasi ina-expect mo 500 yung sahod mo. Tapos, pag bigayan na ng sahod, iniiba yung sahod mo. Mahirap yun. Kasi minsan, inaalat mo na yun, yung sahod mo, di ba?
Imagine niyo ganun ang gawin sa inyo. Yan ang ginawa kay Jacob. And if he said thus, the speckled shall be my thy wages. Ito nga yung sinabi ko na unaan ko lang. Then all the cattle were will bear, or cattle bear speckled. Pag sinabi ni Laban, oh, speckled sa'yo. Lahat ngayon mo nagiging speckled. And if he said thus, ring stripe shall be thy heart, ang nagiging lumalabas naman, then bear all the cattle, ring stripe, parang lahat umaayon kay Jacob. Kasi, kasama niya ang Panginoon. Okay, tandaan niya, pagkasama niyo ang Panginoon, lahat yan aayon sa inyo. Madalas. Okay? Madalas. Lahat yan, inaayos ng Panginoon. All things work together for good to those who love Him, sabi ng Panginoon. Okay? Kahit na masama yung nangyari sa iyo, may pagpapala din. May lesson to be learned. And it came to pass of the time that the cattle conceived that I lifted up my eyes and saw in a dream. Okay, yan ha. Nakita daw niya sa panaginip. And behold, the ram which lit upon the cattle were ring striped, speckled, and grizzled. May pagpapala talagang Panginoon. Pinapakita kay Jacob kung ano yung gagawin ng Panginoon. Okay? And the angel of God spake unto me in a dream, saying, Jacob, and I said, here am I. And he said, lift up now thine eyes and see all the rams which live upon the cattle are ring striped, speckled, and grizzled. For I have seen all that Laban doeth unto thee. Okay, pag ginagawa tayo ng masama, hayaan nyo lang, ipanalangin nyo. Kasi ang Panginoon ang gagawa. Ang Panginoon ang magtatanggol sa inyo. Ang Panginoon ang anong Panginoon sa atin? Tagapagtanggol natin. Okay, gawa ka na masama, hindi ka binigyan ng mataas na grade ng teacher mo na napakadaming inutos sa'yo. Ang nangyayari ba yan? Kung i-expect mo, maganda yung grades mo, at saka matataas yung mga exam mo, bibigay sa'yo yung grades, mababa. Uy, patay, pakotay sa Panginoon. Ikaw pa yung inano niya, di ba? Kantiin mo na lahat, huwag lang mga anak ng Diyos na gumagawa ng kalooban niya. Pero pag sinungaling ka, nararapat sa iyo. Niloloko mo lang, pakitang tao ka lang, mabait ka lang pag nandyan sa harapan mo. Hindi ka nagsasabi ng buo. Kaya tinatanong pa ng maayos ang sagot mo, ewan mo. Okay? Dapat maging truthful ka kasama mo ang Panginoon. Sinasabi niya eh. Okay? Nandyan na tayo. And he said, lift up now, now thine eyes and see all the rams. Okay, there's a title 13. And I am the God of Bethel, which thou anointest the pillar, and where thou bowest a bow unto me. Now arise and get thee out of from this land and return unto the land of thy kindred. Inutusag niya siya ng paano? Malis ka niya. Okay? Yan eh. Panginoon na nag-ubos sa kanya. No? Yung nagbigay ka ng bow, at sinusunod mo yung bow mo, okay, sabi niyan, get thee out from this land. Okay? Okay, pag nangako kayo sa Panginoon, gawin niyo. Gawin lang kasi, eh, kaya nga, huwag kang mangangako. May puro pangako ka, lagi naman napapako. Okay? Minsan, madalas tayo ganun, eh, kung masaya lang tayo, eh, Panginoon, bibigay ko lahat ng saya ako, eh, ganun. Okay, kasi pag pinangako mo sa Panginoon yun, dapat mong gawin. Dapat yung execute, merong isang tao sa judges, ganun na nangyari si Jephthah. No? Galing sa support. Panalo tayo! Salamat sa Panginoon! Yung unang sasalubog sa akin, ihahantog ko sa Panginoon. Yung sumalubog sa kanya anak niyang babae, kaisa-isa niyang anak na babae. Anong ginawa ni Jephthah? Imbis na nagbubunhi siya dahil sa kanyang pangako, ano na yung nangyayari sa'yo? Kunyari, kaisa-isang anak si Diana. Siya na lang anak ko. Tapos na nga ako sa Panginoon. Sino yung unang kasalubong sa akin? Iaandog ko sa Panginoon. Kasi masaya siya.
At yung dumating si Jana, iahandog ko sa Panginoon si Jana, papatayin ko siya, iahandog ko siya sa Panginoon. Ganun nangyari kay Jephtha. Huwag tayong masyado, pag nangako ka, let be your yes, yes, and your no, be no. Okay? Yan, huwag kayong mga nangako, itong ba, maganda yan eh, para sa Panginoon. Pero, pag inaw nyo yan, anong mangyayari sa inyo? Pagka mali yung pagkakabaw nyo, kaya huwag kayong magbabaw ng ganda ng lang. Ano nangyayari? Irani ka sa sawin. Let be your yes be yes and no be no. Asan? Nawala kanina o pagkagalaw ko lang? Okay na. Okay. Sana tayo. Tayo pa natin. The 55 pa yan. Okay. Step 5. Yan. And Rachel and Leah answered and said unto him, is there yet any portion of inheritance for us in our father's house? Meron pa kami mga inheritance sa tatay namin. Kasi tatay namin yun eh. Are we not counted of him strangers? For he had sold us and had quite devoured also our money. Maskil, ano? Para silang binenta ng nasa puso nila. No? Kunyari, si Rayray, kunyari, or Tati Jamie, anak ko. No? May mayaman. Ang gagawin ko kay Tati Jamie, para kumita ako, ibibenta ko sa isang mayaman. Ito yung anak ko, magandang anak ko. Binibenta ko yan. Madalas mga Pilipino gano'n, binibenta yung anak nila. Ay, sa Japan, magagal, sumayaw pa lang na gano'n. Binibenta yung anak doon. Anak, dito malaki yung kita. Punta ka dito. Yung mga gano'ng mga magulang, wala nang pakialam kung anong mangyari sa anak nila. Ibebenta kayo ng mga magulang mo. Yan ang ginawa ni Laban. Okay, binenta sila, ano, no? Pinaghirapan naman sila ni Jacob. Okay, actually, panloloko nga yun. Ang ginawa ni Jacob. Ang gusto niya si Rachel, ang binigay ko na sa kanya, si Leah. Okay? For all the riches which God had taken from our father, that is ours. Lahat ng mga yaman na yun. Actually, sa amin din yun, sabi niya. Tama, may tama sila dito eh, no? And our children, now then, whatsoever God had said unto thee, do! Okay, ganda, no? Ay, may gagawin tayo, may plano ko bilang padre di pamilya. Tapos sinabi ko kay Ma'am Joa, dilipat tayo ng church. Doon sa church na tama, nalalago tayo. Eh kung sinabi sa akin ni Ma'am Joanne, ay, ayoko doon. Magpapalda ako doon. Ayoko doon. Ang daming bawal. Umaki mo si Ma'am Joanne, sa tingin niyo mangyayari sa pamilya namin? Buo ba kami? Hindi, ang gulo noon. Pag mga ang asawa mo hindi umaayon sa'yo, gulo noon, ang gulo ng pamilya niyo noon. Okay? Kung ano yung magiging desisyon ng lalaki, hindi mo sinasayunan, parang hindi mo sinasayunan ang desisyon ng Diyos. Tandaan niyo, ganun yun. Okay? Kaya mahirap mag-asawa, di ba? Ilang babae, dapat pipiliin nyo yung mapapangasawa yung may takot sa Diyos. Eh paano pag ang asawa mo manginginom, may takot sa demonyo?
Sa marka demonyo pala may takot. Okay? Yung sinasabi ko sa inyo, no? Ang hirap ang salita ng Panginoon, masakit, pero totoo. Ang totoo ang magpapalaya sa atin, tandaan ko natin. Eh, nasa na tayo? Okay, ang ganda ng sinabi dito nila. Okay, and God had said unto thee, kung anong sinabi sa iyo ng Diyos, gawin natin, do. Okay, and then Jacob rose up and set his son and his wives upon camels. Lalong lumakas yung decision ni Jacob na umalis doon kasi meron siyang suporta ng kanyang pamilya. Okay? Pagka itatay niyo, hindi niyo sinusuportahan. Anong mangyayari sa pamilya niyo? Maayos kaya? At tingin niyo, maayos kaya? Tingnan niyo lang, maayos ba? Hindi. Anong dapat gawin niyo? Anong dapat na gawin natin? Suportahan natin yung desisyon ng tatay natin. Lalo na kung yung tatay natin ay maayos. Maayos na, inayos na ng Diyos. Hindi na pang nanginginom. Okay? Mahirap sa lalaki nung mag-desisyon. Mahirap sa amin, mahirap. Kala niyo po madali mag-desisyon? Ay mga anak natin, papaaralin ko sa ganito. Okay, pinag-isipan namin yun ng maigi. Pinanalangin namin yun sa Diyos. Hindi kami nag-come up lang ng parang, ay, bahala yan. Hindi ganun. Pinapanalangin namin sa Diyos yung lahat ng mga desisyon namin. Kaya tandaan nyo, supportahan nyo yung tatay nyo na may takot sa Diyos. Okay? Hindi yun basta nag-come up ng ganung desisyon. Kung walang takot sa Diyos, alam mo kung sino yung dapat mong sundin. Tama? Okay? Sundin mo yung salita ng Panginoon. Respetuhin mo yung tatay mo. Okay? Pero pag yan ay ginagamit ng Panginoon, nagpapagamit yan sa Diyos, okay? Yung desisyon niyan, pinapanalangin niya. Hindi yung basta-basta lang. Okay? Hindi madali ang buhay. Nasabi ko sa inyo. Yung mga binabayaran natin, mga kung ano-ano. Okay? Yung tatay nyo na naaarawan, nauulanan, no? Sa pagtatanim, pagtatrabaho, okay? Habang nagbibenta yun ng ano, kala nyo ba malamig doon? Nasa initan ng araw yun. Okay, nauuhaw yun, nagugutom yun. Pero nagtitiis yun para mataguyo tayo kung ano man yung binabantayan ng tatay mo. Kung ano man yung minamaneo ng tatay mo para lang. Okay, pasalamat na tayo, may tatay tayo yung pabalas. Diba? Hindi mo pa sa suportahan. Hindi mo pa, pag sinabing gumising na umaga, ikaw pa ito. Gusto pala ng tatay mo, pagka meron kayong lakad, gumising ka ng umaga, manaligo ka na. Okay? Hindi yung pa, ikaw pa yung number one na patagal. Huh? Kaya umiinit yung ulo, high blood na lang, high blood pa lalo. Okay? Okay, saan na sana tayo? Init pa lang yata tayo. And he carried away all his cattle and all his good which he had gotten, cattle of his getting which he had gotten in Padang Aram for to go to Isaac his father in the land of Canaan. Tinala niya na. And Laban went to share his sheep and Rachel had stolen the images that were her father's. Ito pa, ulit. Okay, kilala mo na ang Panginoon. Pero meron ka pa rin dinidiyos-diyosan. Okay? Ba't ba mahalaga sa kanila? Kasi mga ginto yun eh. Yung mga ginto yung mga diyos-diyosan. Makita na kayong diyos-diyosan na ginto. Ginagamitan pa nila ng iba-iba. Minsan, pagka ninyo-ninyo, mga naka-basketball pa, di ba? Minsan, mga tsura na meron. Yung gamit niya parang gano'n na parang may mga ginto-ginto. Yung kamay nun, ivory. No, ganun yung ano, yung mukha ay huli. Kasi yung mamamahalin, no? Kaya kung dinakaw si Euro ni Rachel, ang hapon naman. Pero ganun. Ang kulit. Okay, may mga tayo, may iniiman pa tayong mga Diyos-Diyosan.
Okay? Nakilala na natin ang Panginoon, meron pa rin tayong Diyos-Diyosan. Okay? Sad to say, totoo yan. Sa mga maraming Kristiyano, nakilala mo na ang Panginoon, pero hindi ka pa rin nakaalis doon. Okay? Nasa na tayo? And Jacob stole away unawares to Laban, the Syrian, in that he told him not that he fled. Hindi niya na sinabi. Sabihin mo pa, kakagulo lang. Okay? So he fled with all that he had, and he rose up and passed over the river and set his face towards the Mount Gilead. Alam niya kung saan siya galing dati, kaya alam niya kung saan siya patutungo. Okay? And it was told Laban on the third day that Jacob was fled. No? Sinabi na, no? 3 days na before. Okay? Medyo malayo-layo na sila. No? Pero he took his brethren, yung kanyang mga kamag-anak, with him and pursued after him 7 days journey, and they overtook him on Mount Gilead. 7 days, ilang araw yung binilisan siguro nila, no? 7 days, no? 3 days nang nakaalis si Jacob. Siyempre, maglalakbay pa yun. Saka pa lang silang lalakbay. Mas mabilis ang ginawa nila. Parang ano ito eh, problem ng math. Gano'n daw kabilis mong makabutan. Okay, and God came to Laban, the Syrian, in a dream by night, and said unto him, take heed that thou speak not to Jacob, neither good or bad. Sabi ng Panginoon, huwag mong sasabihan ng kahit na masama o mabuti si Jacob. Ibig sabihin nun, huwag mo siyang kakaltiin. Pero nakasimple yun. Wala, hindi ka dapat sa kanya magalit o mag-undi with him. Mabuti man o masama. Ibig sabihin, wala kang gagawin. Then Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mount, and Laban with his brethren pitched in the mount of Gilead. And Laban said to Jacob, what hast thou done? Okay? That thou hast stolen away unawares to me, and carried away my daughters, and captives taken with the sword. Di ganun bang ginawa ni Jacob? Ha? Binwersa niya ba yung buong pamilya niya? Sumama sa kanya? Di ba ang ganda ng kwento? Nung sa umpisa, kinausap niya si Leia at saka si Rachel. At sabi ng dalawa, kung ano ang inutos ng Panginoon, gawin natin. Do. Hindi yung totoo yung paratang. This is raining accusation. Okay, tawag dyan. Na ma'am, nagbibigay ka ng paratang na wala ka namang basihan. Okay? Now, nasa na tayo? Wherefore didst thou flee away secretly and steal away from me? Ninaakaw ba? Binigay na, pinaghirapan nga ni Jacob yung dalawang asawa niya eh. Nagnaakaw ba si Jacob kay Laban? Hindi, no? May railing accusations po yan. And didst not tell me that I might have sent thee away with myrrh, with songs, with tablets, and with harp. Sabi nun, sana pinalis ko pa yung masaya. Eh, totoo kaya yun. And has not suffered me to kiss my sons and my daughters, thou hast now done foolishly in so doing. Ikaw ay hangal, parang foolishly. Okay? Is it in the power of my hand to do you hurt, but God of your fathers spake unto me yesternight, saying, take thou heed that thou speak not to Jacob, neither good nor bad. Yun ang maganda. Ang Panginoon ang nag-protekta. Okay, madalas yun sa mga tao ng Panginoon, ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, binoprotektahan ka ng Panginoon sa mga taong gagawa sa iyo ng masama. Niniwala ba kayo doon? Sino may protection dito ng Panginoon sa tingin mo? Pinaprotektahan ba kayo ng Panginoon? O wala lang? Hindi ko naman ma-feel? Okay? Ganun ba? Nasa feeling ba yun? Hindi araw-araw pinaprotektahan tayo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, yung mga anghel daw ng Panginoon, nakapaligid sa atin. Okay? Lalo na sa mga bata. Okay? Ganun tayo pinaprotektahan ng Panginoon. Okay?
Okay? Sana tayo. 30. And now thou wouldest needs be done, because thou swore longest after my father's house, yet wherefore hast thou stolen my gods? Okay, no? Paraatang na, no? Ngayon ba kayong ano? Pati yung Diyos-Diyosang ko, ninakaw mo. And Jacob answered and said to Laban, because I was afraid. Okay, diretso siya. Okay, kung ano yung nararamdaman niya ng panahon, kasi natatakot ako. Okay, totoo yun. Honest si Jacob eh. Hindi siya naging sinungaling. Eh, basic kayo dun eh. Ibalis ka kami. Naggagawa pa ng mga kwento na hindi naman totoo. Okay? Eh, may mga dahilan. Tapos yung pagka pinagtagpitan mo yung dahilan, iba naman yung magkakaiba yung sinabi. Alam mo kaagad, nagsisinungaling. Okay? Nasaan na tayo? Sabi niya dyan, natakot ako. Dahil yun talaga yung siguro yung naramdaman ni Jacob. Malis na ako. Dumiretso na ako. Malis na ako. Okay? Peradventure, thou wouldest take by force the daughter from me, your daughter from me. Okay? Mga anak mo, baka pwede sa'yo mong kuhanin sa akin. With whomsoever thou findest thy God, let him not leave. Okay? Sabi niya, kung makita mo yung Diyos-Diyosan mo, kung sino man ang nagnakaw nun, patayin yun. Okay, kasi hindi niya alam na si Rachel yung nagnakaw. And Jacob knew not that Rachel had stolen them. And Laban went into Jacob's tent, and into Leah's tent, and into the two maidservants' tent, but he found them not. And when he, out of Leah's tent, entered into Rachel's tent. Okay? Hinahanap talaga, no? Siguro, binaliktad nila lahat ng mga nandun. Okay? Para lang makita yung Diyos-Diyosan. Yan siya, may picture dyan, inupuan niya. And Rachel had taken the image and put them in camel's furniture and sat upon them. And Laban searched all the tent, but found them not. And she said to her father, let it not displease my lord that I cannot rise up before thee, for the custom of woman is upon me. Ibig sabihin ng custom ng woman, yung meron siya menstruation, may dugo. Okay, normal yun sa babae, tama? Okay, pagka hindi pa kayo ganun, sabihin hindi pa kayo dalaga, no? Pagka nagkaroon na kayo ng galon, kayo ay dalaga na. Okay? Alam niyo yan, no? Mga bata. Okay? Yan, nagsinungaling pa siya. Okay? Sinungaling. And Jacob was wroth and chod with Laban. And he searched, but found not the image. Walang nakita image. Ibig sabihin, nag-aakusa lang si Jacob, pero hindi nang alam ni nag-aakusa lang si Laban, pero hindi alam ni Jacob na kinuha pala ni Rachel. Kaya nag-aalis si Jacob, and Jacob was wroth and chod with Laban. And Jacob answered and said to Laban, what is my trespass? Anong pagkakamali ko? What is my sin? Ano ang kasalanan ko? That thou hast so hotly pursued after me, na ako ay nabol mo ng napakalayo. Okay? Where as thou hast searched all my stuff, that hast thou found of all thy household stuff, set it here before my brethren and thy brethren, and they may judge between both of us. Tingnan nyo lahat, kayo mag-judge. Sabi doon. These 20 years, naglabas na ng sama ng loob si Jacob. And these 20 years, I've been with thee. Thy ewes and thy she-goats have not cast their young, and the arms of thy flock have I not eaten. Wala akong kinain. No? Walang nasayang dun sa mga pinagkalog mo sa akin, no? Or pinamahala mo sa akin, no? Wala ako dun kinain. Ganun katindi, no? And that which was torn of beast, I brought not unto thee. Hindi niya binibigay, oh, may kinain dito ng beast. But I bear the loss of it. Ako yung nagbabayad nun. Of my hand didst thou require it.
whether stolen by day or stolen by night, pagka ninakaw, ako pa rin yung nagbabayad. Walang mawawala sa mga pinagkatiwala mo sa akin. Okay? Parang yan, na ginamit natin yung sasakyan, no? Nasira. Dapat ako magpaayos nun. Eh, hindi yung baba, pasto nasira eh. Wala. Eh, tama ba yun? Si Jacob, ganun. Okay? Meron siyang sense of responsibility. Okay? Wala yung nasira yung gamit. Eh. Hindi mo masabihin na nasira. Okay? Thus I was, in the day, the drought consumed me, in the frost by night, and my sleep depart from mine eyes. Hindi ako minsan nakakatulog sa akatrabaho. Pagtag init, nandun ako. Pagtag yelo, nandun ako. Ano sinasabi ni Jacob? Thus have I been 20 years in thy house. I served thee 14 years for thy daughters. Ninakaw ko ba yung mga anak mo? Pinagsilbihan ko yun 14 years. Okay? Yan yung sinasabi ni Jacob. Nasaan ako? And 6 years for thy cattle. Yung lahat ng mga daladala ko ngayon, pinaghirapan ko yun 6 na taon. And thou hast changed my wages 10 times. Pinaiba-iba mo pa yung aking sahod. Except the God of my father, the God of Abraham, the fear of Asa. Okay? At kilala niya kung saan siya nanggaling. Okay? Had been with me, surely thou hast sent me away now empty. God had sent my affliction and the labor of my hands and rebuked thee yesternight. Okay? Alam mo ba, sinabihan ka na ng Diyos. Kasi yung lahat ng pinaghirapan ko, okay, binalik sa akin ng Panginoon. Yan sinasabi ni Jacob, no? Grabe. Nasabi mo ba yan kung hindi yan totoo? Okay? With conviction, sinabi yan ni Jacob. And Laban answered and said unto Jacob, these daughters are my daughters, and these children are my children, and these cattle are my cattle, and all that thou seest is mine. Yan din ang sabi. And what can I do this day unto thee, my daughters, and unto their children, which they have borne? Now therefore come thou, let us make a covenant. And I and thou, and let it be for a witness between me and thee. Okay? Nagkaroon sila ng usapan, covenant. And Jacob said unto his brethren, gather stone, and they took stone, and made an heap, and they did eat there upon the heap. Okay, patong-patong yung heap. And Laban called it, anong pangalan yan? Jahar sa Haduta, but Jacob called it Gilgit. And Laban said, this heap is a witness between me and thee this day, therefore was the name of it called Gilgit. And Mizpah, for he said, the Lord watch between me and thee when we are absent one from another. Okay? If thou shalt afflict my daughter, or if thou shalt take other wives beside my daughters, no man is with us. See, God is witness betwixt me and thee. Okay, sa ating dalawa. Okay, pagka nag-asawa ka pa, dami mo ng asawa. Okay, dami, no? And Laban said to Jacob, behold this heap, and behold this pillar which I have cast betwixt me and thee. This heap be witness, and this pillar be witness, that I will not pass over this heap to thee, and to thy shall not pass over this heap, and his pillar unto me for harm. But gagawin mo lang ako ng masama, nag-pass over ka dito. Ito yung usapan natin. Okay? Kung pakure, lalampas ako dito sa heap na to at gagawa kita ng masama. Okay? Sinira mo yung usapan natin. Okay? Yan ang usapan nila. Ibig sabihin mo, wala tayong, hindi tayo magpapatayan, ganun lang kasimple. Okay?
And God of Abraham, and the God of Nahor, and the God of their father, judge between us. Iba pa yung God ni Nahor. Assyrian kasi sila yun. And Jacob swear by the fear of his father Isaac. And Jacob offered sacrifice unto the mount, and called his brethren to eat bread. And they did eat bread, and tarried all night in the mount. And early in the morning, Laban rose up and kissed his sons and his daughter and blessed them. And Laban departed and returned unto his place. Kaya anong gusto mong pakita dito ng Panginoon sa atin? Okay? Ang mga conflict, pwedeng maayos. Tama? Ang mga conflict, pwedeng maayos, lalo-lalo na kung kasama mo ang Panginoon. Hindi kayo magkaintindihan mag-asawa, magkapatid. Okay, panalangin nyo yan sa Panginoon kasi merong solusyon na. Okay, may makaaway ka palagi. Kaibigan mo dati, naging kaaway mo. Madalas yan, di ba? Naiingit pala sa'yo, kaya pala kinaibigan ka. E alam mo nang gagawin mo, nang ipanalangin mo lang doon. Layuan mo. Okay? Hindi mo kailangan gumanti. Hindi mo kailangan gumawa ng masama. Okay? Okay, pag inutusan tayo ng Panginoon, ano pa yung mga lessons natin dito? Inutusan, stay. Sabi ng Panginoon, stay in the faith. Okay? Paglaban mo yung pananampalataya. Read His Word. Basahin mo yung kanyang salita. Pray. Fellowship. Sumama ka sa mga ganitong gawain. Nag-aaral ng salita ng Panginoon. Mag-submit ka pagka malakas ka na. Pinapagawa sa atin ng Panginoon. Pero, sabi niya, kasama mo ko. Mahirap gawin yan, mag-pray araw-araw, magbasa ng salita ng Panginoon araw-araw. Huwag mong gawin, hindi ko kasama ang Panginoon. Pero gawin mo, sabi ng Panginoon, kasama mo ko. Kasama ba natin ang Panginoon? Gusto niyo ba ang kasama ang Panginoon? May talo ba pag kasama mo ang Panginoon? Okay, winner ka no, palagi. Okay? Kaya kami, pinapanalangin namin kayo dito, madalas, no, sa aming mga panalangin, ingatan nyo yung mga kabataan sa halahala, ingatan si Daddy. Madalas namin pinapanalangin dito. Hindi nyo lang po alam. Okay? Kasi gusto namin kayong makasama at kasama natin. Okay, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat uli sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa paalala mo sa buhay ni Jacob. Panginoon, paano siya sumunod sa inyo? Paano siya naging tapat? Panginoon, paano niyo siya sinamahan, Panginoon, sa kanyang pag-alis sa pag-amahara? Salamat, Ama, yung may mga conflict, Panginoon, kayo po, Panginoon, nag-aayos nito. Pinapakita, Panginoon, na kayo ang Diyos ng kaayusan. Kayo din kayo ang Diyos na pag-ibig. At kayo ang Diyos na hindi kami iiwan o papabayaan. Salamat po, Panginoon, muli sa paalala mo kung sino kayo, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, na kami napapaalalahanan ng inyong salita. Kayo po, Panginoon, mag-ingat sa mga kabataan ng dito. Ganun din, Panginoon, sa kanilang mga magulang, Panginoon, na bigyan ng pagtitiwala, Panginoon, na ipagkatiwala, Panginoon, ng buhay ng mga kabataan nito sa inyo. Salamat po muli, Panginoon, kayo pong mag-ingat at kalapastot sa pagsusolvin, Panginoon, mga dapat masolvin dito, Panginoon, galangin namin yung damo ang kanilang mga puso. Salamat po muli sa umaga nito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.